I-rated SPG. Stiktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi ang... Kumusta sa lahat? Sa susunod ay ibubuod ko ang episode, Mangyaring Makinig. Sa harap ng isang matinding krisis, ang board ng ospital ay nagdesisyon na pansamantalang isuspend ang batang doktora habang iniimbestigahan ang insidente na nagresulta ng pagkamatay ni Carlos. Alam ni Annalie na ang desisyon ay hindi pangkaraniwan at puno ito ng mga komplikasyon. Bagaman tutol si RJ at ang iba pang mga kasamahan ni Annalie, wala silang magawa kundi sumunod sa patakaran ng ospital. Ang sitwasyong ito ay tila isang masakit na dagok sa kanyang reputasyon, ngunit bilang isang matalinong bata, naiintindihan ni Annalie ng mga saluubiin ng kanyang mga napatatanda. Minabuti niyang ipaubaya sa kanyang ama ang investigasyon upang makuha ang tamang impormasyon at tumabas ang katotohanan na siya ay inosente sa mga paratang laban sa kanya. Sabi lang ng lahat, nagalinlangan siya. May mga taong handang maniwala sa mga paratang na walang katotohanan. Alam niyang ang totoo at ang mga salitang ito ay pwedeng makasira sa kanyang pangarap na maging isang respetadong doktor. Samantala si Olga naman, ang kauhan ni Moira ay tila isang asong sunod-sunuran kay Morgana. Walang ibang ginawa kundi ang makinig at makibalita. At kahit hindi siya bilang sa mga tauhan ng ospital, siya ang tinaguri ang Martes ng Apex dahil sa kanyang kakayahan. Sa pagkakalat ng chismis, dala na kanyang masigasig na pag-uusisa, lagi siyang may mga balita at hapahaka na umaabot sa mga koridor ng ospital. Minsan nakikinig siya sa usapan ng mga doktor at staff. Napag-alaman niya ang pinaplano nila Dr. Nyag, na ipapacheck daw ang lahat ng CCTV sa ospital, lalo na sa kwarto ni Carlos. Ibinalita niya ito kay Morgana na may kasamang nakakabinging tawa. Dahil sa pagiging mapagmatsyag, hindi na nagulat si Morgana sa balitang ito. Gawin nila. Tingnan nila ang lahat, sagot niya na puno ng kumpiyansa. Dahil wala namang makikita o anino o sa mga CCTV. Bago pa man isagawa ang kanyang masamang plano, nagawa niya na ito ng paraan. At bang siya mag-isip at hindi nag-iiwan ng baas, sabi ng banda, si Zoe na tila biktima sa bata ng ibang tao, ay nag-aalabida sa kanyang sariling kwento. Itinangapo niya sa kanyang sarili na makakahanap ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama, na kilala bilang isang kriminal. Sa anyang pananaw, si Annalie ang ugat ng lahat ng problema. Sa hindi inaasahang ang pangyayari ay nasalubong pa siya ng batang doktora, sinabi ni Zoe na walang silbi ang pagiging tanyag mo. Wala din itong nagawa para pagdakpan ng iyong kasalanan. Matapos malaman kasi ni Zoe ang nangyaring pagsususpinti kay Annalie, ay tila isang tagumpay ito para sa anya. Pero sinagot naman siya ng ating bida na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Carlos, hindi naniwala si Zoe. Ngunit alam ni Annalie na kahit anong sabihin at ipaliwanag niya, ay hindi siya paniniwalaan kaya't mas minabuti na lang ni Annalie na manahimik kesa ang magsayang ng oras at laway kay Zoe. Ang sitwasyong ito ay tila isang laban ng mga damdamin at intensyon, ngunit alam ni Annalie na hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Si Harry naman na malapit na nakaibigan ni Annalie, ay buwang naghihinala na rin sa batang doktora. Pagkat na makita ni Annalie si Harry at habulin na ito, sinabi ng binata na baka nga totoo ang mga sinasabi ni Zoe. Baka may balakang masama kay Daddy, ang wika niya na puno ng pagdududa. Muling na nahimik si Annalie na naguguluhan at nasasaktan. Hindi na kailangan patunayan ang kanyang sarili kay Harry. Mas mahalaga para sa anya na malaman ang katotohanan. Ipinangako niya na sa kanyang sarili na gagawa siya ng sariling hakbang upang malaman kung sino talaga ang may sala. Sa oras na malaman niya na ang katotohanan, handa na siyang isang palito sa mukha ni Zoe at Harry na naniniwala sa mga maling paratang laban sa kanya. Samantala si RJ naman, ang ama ni Annalie, ay hindi rin kumbinsido sa mga napanood na CCTV footage. Kilalang kilala niya ang kanyang anak at alam niyang hindi ito kayang gumawa ng masama. Ang pagdududa sa kanyang anak ay tila isang sakit na nag-uumapaw sa kanyang puso. Hindi ito gagawin ni Annalie at hindi niya yon mas kayang gawin. At mas lalo nga na hindi siya nagsisinungaling, ang sinabi niya sa kanyang sarili habang nag-iisip. Katulad ni Annalie, nag-desisyon din si RJ na gumawa ng sariling hakbang upang mapawalang ng sala ang kanyang anak. Nakipag-usap siya kay Lynette at sinabi, malakas ang putog ko na na-edit na ang video na napanood natin. Sa ganitong sitwasyon, walang ibang makakatiyak kundi ang makikita ang mga ebidensya. Kumuha si RJ ng isang eksperto upang screen ang CCTV footage. Dito natuklasan niya na may cut ang video at sa tulong ng ekspertong ito, na-retrieve ang nawawalang bahagi ng video. Ang mga detalye ay tila nagiging mas malinaw. At sa pagkahataong ito, alam na ni RJ kung sino ang may sala. Malinaw na malinaw na makikita si Morgana na nakasuot ng uniforme bilang isang nurse at pumasok sa kwarto ni Carlos bago pa dumating si Annalie. Makikita na pumasok si Morgana sa isa pang kamera na huha sa loob ng kwarto. Makikita rin na nag-inject ito ng insulin kay Carlos. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na mayroong mas malalim na konspirasyon na nagaganap.
Ang lahat niya ay kayang gawin ni RJ upang mapawalang sala lang ang kanyang anak na si Annalyn. Subalit hindi tulad ni Morgana na tila gumagawa ng kasamaan, si RJ ay sumusunod sa tamang proseso. Habang si Zoe ay nabubulagan sa kanyang galit, masusupin siya ng katotohanan na inosente si Annalyn. Ito ay magdudulot ng labi sa pagkagalit kay Morgana. Nahala ni Zoe ay kakampi, ngunit sa huli, ang kanyang ina rin pala ang nagdulot ng lahat ng ito. Habang nagiging masalimuot ang sitwasyon, unti-unting bumababa ang pader na bumabalot kay Zoe. Sa bawat pagdipas ng oras nakikita niya ng mga akusasyong inilabas niya laban kay Annalyn ay nagiging walang batayan. Dito na tuluyang masisira ang relasyon ng mag-inang Zoe at Morgana na magiging dahilan upang isiwalat ni Morgana ang katotohanan na si Zoe ang naging dahilan kaya pumanaw si Don Pepe. Sa pag-uusad ng mga pangyayari, unti-unting lumalabas ang mga lihim na matagal nang itinago. Ang lahat ng katanungan at problemang dulot ng kasamaan ni Moira. Salamat sa pakikinig o pagsubaybay sa akin para maikwento ko ang susunod na episode. Salamat.